Kalaboso sa by-bust operation ang dalawang tulak umano ng shabu sa Dagupan City. Sinalakay naman ang isang bahay sa Ilocos Sur kung saan nagbebentahan daw ng shabu. Makibalita tayo kay Kay Mercado. 14 na pakete ng hinihinalang shabu ang nakuha sa by-bust operation ng pulisya at PIDEA sa Dagupan City. Huli ang dalawang itinuturong nagbebenta ng ilegal na droga. High value target, target sila. Kasi a product sila ng sinasabi na high impact operation. Nag-yield siya ng more than 50 grams of shabu. And at the same time, yung pagkahuli nila is magkakaroon ng positive impact sa community. Aabot sa 350,000 piso ang halaga ng nakumpiskang 70 gramo ng hinihinalang shabu. Pero ayon sa mga suspect, na set up sila. Binakuha po ng PDA agent. Sabi niya, kunin mo. Kami ang bahala, sabi niya sa amin. Tinawag ako. May pupuntan daw kami. Hindi ko na alam na ganito ang mangyayari, kaya sumama ako. Itinanggi ng PIDEA na set up ang nangyari sa dalawang lalaki. Inaalam ngayon kung sino ang supplier ng mga nahuli. Nilusot naman ang isang bahay sa Santa Maria, Ilocos Sur dahil sa report ng bentahan umano ng shabu sa lugar. Arestado si Robert Franco na nakuhanan ng 3 pakete ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga ito ng 100,000 piso. Ayon sa PIDEA, matagal na nilang minamanmanan ang sospek. Narecover din ang ilang drug paraphernalia at mga baril sa bahay ng sospek. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa Cagayan de Oro City, hinarang ang isang rider na nagtangkang umiwas sa checkpoint. Nang mahuli siya, na lamang may dala pala siyang 3 pakete ng hinihinalang shabu. May nakuha ring drug paraphernalia sa rider na si Clinton Abejo. Inamin niyang nagtutulak siya ng droga. Kay Mercado, Nagbabalita, Pilipinas.